the help and am-aminan. Ta in conclusion kun na nagato ko mangam in conclusion kun baka agsasangi takpay dito eh. Amen. So iti dito lang si testimony ko dai. Kaya anak ko idi haan pa lang engineer iso na pa iso nga nga engineer ti trabaho ni Diyo kusina ka. At idi kanag ito yan nga nabigit na ipasanot din may mga titi pa na posisyon na. Iso dati nga ang datay tagtatan kayo pagyamanin ti ang dama bendisyon na impaay ni Apo Diyos. Tauray ng payo, awan ti bakil, bakil dati anak ko nga politician man, hindi Apo Diyos ti bakil na. So nga, ayaw ni Apo Diyos, siya lang siguro ti kapasitan ti may pagana, basta madaydayaw ni Apo Diyos. Sa pagkat siya'y mabuti, sa pagkat
ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Yan. Nga dahi tati binibig kapag sa iti family, nagpatsyat siya bigbigbigan tayo. Yan. Dahi tati naldaw-aldaw. Tangamin awan mat kuna na iti tasaw ti Apo, awan ti maaramidan tayo, no awan ni Apo Diyos, na iso iti mang tutet iti kuna na nga biyaya niya sa araw-araw. Amen? Kiamos tayo, nagdakkal nga bendisyon. Gisalun at tayo, nagdakkal nga bendisyon. Ya? Kat dayjay, angos tayo, nagdakkal nga bendisyon na pagyamanan iti Apo. Iso nga kaya tumad nga palagipan, tunggal may sa katatayo, manipod di sasao ni Apo Diyos, na iso iti talaga nga meditate tayo, anya? Tangamin naman minsan dahi tingaro ti malikatan. Iso nga mapantayo man iti libro, iti Deuteronomy, kat gamit ng iti Tagalog, iti Deuteronomy, iti daan nga tulag, iti kapitulo, mapantayo, basahin tayo ti umuna. Deuteronomy 8, mayat mo kami matagay at ito ay ang iti ay iti song verse 1 okay ko na all the commandments which I have commanded thee this day shall you observe to do that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Iti 3, nga basa ito mo lang di Tagalog niya. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy father know, that he might make thee know that man do not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the Lord, men that men may live. Na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupain ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinagtubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang maturo kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan na kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago pinigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Lumagtutay man iti verse 6, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Pagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain, lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan, sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Makipag-anos tayo mga kapsat ng mandalig niya na nagpintas na ito'y. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato, roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tangso. Ang mga burol, mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa inyo. Pero merong babala, patuloy tayong kapsat. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na nang sagana, nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop, kas na ito ay ang talipagka, at marami ng natitong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Wag nga ninyong kalili
kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. 15 kailan? Siya ang tumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak na nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at kalakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayong subukin at turuang magpakumbaba ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo, ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Ulitin man ating kakabsat. Huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Last. Dagangan ni Tensi.